kamuna. The Holy Spirit guide me na sabihin ko talaga to pa sa inyo. Gusto ko sabihin na si Jesus Christ lamang ang tanging daan upang makapunta ka sa langit, upang makapunta ka sa kanyang Ama na nasa langit. Well, it's sad to say, marami pa rin tao na hindi naniniwala sa kanya na ang pagtingin ay propeta lamang, kagaya na lamang ng mga kababayan natin. Well, hindi ko pina-force sa'yo yung religion namin na Christianity, pero sasabihin ko lang yung katotohanan na dito, na nagmula sa Bible, na si Jesus Christ lamang ang daan upang makapunta ka sa langit at magkaroon ka, siya lamang ang daan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Marami pa rin tao na sumasama sa mga Diyos-Diyosan, na Hinduismo, Buddha. Pero kapatid, gusto kong sabihin ko, the only one true God is Jesus Christ. Basahin natin sa 1 John chapter 2, verse 23. The person who says no to the Son doesn't belong to the Father, but anyone who says yes to the Son belongs to the Father also. So yun kapatid, no. If you say no to the Son, Son is, Jesus Christ is the Son of God. If you say no to the Son then, you did not belong to the Father. Sabi na sa 1 John chapter 5, verse 15, God lives in anyone who agrees that Jesus Christ is the Son of God. This kind of person remains joined to God. So, si ang Diyos ay suma sa iyo kapag nag-agree ka na si Jesus Christ is the Son of God. Okay, basahin din natin sa 1 John chapter 5, verse 10. Whoever believes in the Son of God accepts that what God says about him. Okay? Whoever does not believe God is calling him a liar, that because they have not believed that God said about his Son. So kung hindi ka naniniwala sa anak, sa sana si Jesus Christ ay kinukol or tinatawag mo ang Diyos na liar dahil hindi ka naniniwala sinasabi ng anak sa kanyang Ama na nasa langit. Basahin din natin sa 1 John chapter 5 verse 13. I'm writing these things to you who believe in the name of Son of God. I'm writing so you will know that you have eternal life. So paano naman yung taong hindi naniniwala sa Son of God na si Jesus Christ? Wala silang eternal life. Kaya kapatid, sinabi ko to sa inyo para hindi makipag-away, hindi makipag-debate, kundi ipaalam sa inyo ang katotohanan before it's too late, dahil gusto nating lahat na maligtas lahat ng tao dito sa mundo. Pero in fact, maraming pa rin tao ang tinatanggihan ito. Pero kapatid, sinabi ko to sa inyo bago pa man huli ang lahat. Baka matauhan kayo na si Jesus Christ lamang ang tanging daan upang makatawid tayo sa langit. At wala nang ibang Diyos dyan, kapatid. Yan lamang po, kapatid. Hindi ako nakikipag-debate. I'm just telling the truth kasi feel ko talaga na gusto ni Lord to ipaabot sa inyo. Yan lamang po, kapatid. God bless you.